We'll be right back.
what's up sa inyo mga kabutingting. Ginawa ko itong ESR na to sa pinaka-basic na paraan, no? Para mas maunawaan ng newbie, no? So, by the way, ito nga pala yung PCB niya, yung high-quality PCB na ibinigay sa atin. Na ibinigay sa atin ng ating angel na si DIY Pinoy Technician, no? Maraming salamat sa iyo, no? Ipapag-giveaway natin to, pero humingi din tayong pahintulot na magbenta rin tayo nito kasi nga hindi lang naman ESR meter ang kailangan ng mga kapwa natin technician na baguhan o kaya yung mga nasa kasulok-sulukan ng kabalubundukan na hindi makabili ng iba pang tools, no? So, kailangan natin pumondo para makabili tayo ng ibang tools, hindi lang ESR, no? Tulad ng mga tester, school diver, mga digital, mga soldering iron, no? Makapagbili tayo niyan para may pamigay din natin sa kanila, no? So, kung sino man yung gustong bumili nito, sa inyo na, no? message na lang ako, PM na lang ako, no? So, mapunta tayo dito sa ESR na to, no? So, ginawa ko tong ESR meter na to sa pinaka-basic na paraan para mas maunawaan ng mga newbie o yung mga bibili, no? Kasi, pinili ko is 50 kHz is para maliit yung buka, no? Kasi pagka 100 kHz yung ginawa natin, baka doon sa mga newbie, mapagkamala nilang okay pa yung capacitor kasi medyo yung palo niya ay malaki-laki. So, unlike sa 50 kHz, mga palo niya kakaunti lang. Talagang isipin yung sirana, no? Kaya 50 kHz yung pinili ko para sa mga bagua, madaling maintindihan na sirana yung capacitor, no? Yung 1 microfarad natin kanina, makita nyo, tinest natin, yan yung pinaka-minimum, pinaka-mababang value na ang value niya is 2.3. Ibig sabihin nun, okay pa yun, pasado pa yun. Tapos naghalimbawa din tayo ng capacitor na, ano ba ba yun? Yung 2.2 microfarad. Ayan. 450 volts, no? Umalo sa around 5.5 ohms, no? Yan yung pinaka, ano niya, tawag dito, pass rating, no? Kasi isa na kayo sa mga aso, no? Nasa ibang lugar na kasi ako, no? So, ano ba to? ESR meter, no? Ibig sabihin yung equivalent series resistance, no? Kaya, ganito ginawa ko para sa mga basic, you know? Para mas maunawaan ng mga newbie. Resistance, equivalent resistance. So, meaning, kung nakita nyo, sinuwat ko siya by ohms, no? 1 ohms, 2 ohms, 3 ohms, 4 ohms, 5 ohms, 6 ohms, 8 ohms, 9 ohms, 10 ohms. Sinuwat ko siya, no? Pero hindi naman ibig sabihin, necessarily nakatapat na doon, no? Almost nakatapat kasi ang hirap mag-print, eh, no? Hirap mag-print. Pero almost, di ba? So, kasi equivalent resistance, kaya ohms dapat yung calibration mo, no? Calibration mo, ohms. Ibig sabihin, pag nag-read siya ng less than 1 ohms, yun yung equivalent resistance niya, no? Ito yung pumalo sa dito, yun yung equivalent resistance niya. Kaya nga, ESR meter, no? Kaya nga ESR meter. Ganon. So, una, pinili ko 50 kHz para sa mga baguhan. Maliit lang ang kain, ang buka, no? Para malaman yung sira agad. Tapos gumamit ako ng resistance. Tinama ko kahit papano yung label. Yung label, no? Para mas maintindihan nyo yung value, no? Kasi pagka, tawag dito, pagka professional na, pag professional na kasi yung gagamit, kukuha lang kayo sa sa Google, no? Sa Google yung image doon, yung mga template ng ESR meter. Tapos tatandaan nyo na lang kung saan siya tatapat, yung pasado o yung hindi pasado. Para yun yung sa mga sa mga professional na. O kaya kahit di mo palitan yung label mo, gagamitin mo yung sa tester mo talaga na analog. Kasi professional ka na, tatandaan mo na lang. Usually madaling tandaan kasi dapat less than 1 ohms lang talaga. No, pasado yan, less than 1 ohms. The rest, yung mababang value lang. No? Kaya ito yung sample niya. No? Wala nang eche-bureche. No? Direct to the point. Itong ESR meter na to, direct to the point. No? Kung ano yung hinihingi, yun lang yung binibigay. No? So, ESR meter, ESR meter. No? So, para sa mga newbie. 50 kHz, para sa newbie.
resistance para sa newbie, para madaling maintindihan, no? No, wala nang value-value, it's automatic na, less than 1 ohms, no? Yung mababa ang value, expected mo around this, nasa 2, yung 2.2, around 5, no? Yung mataas yung voltahe niya, no? Yung pang pang-backlight driver, no? So, madali sa mag-gets, no? So, may indicator na siya ng charging, no? May indicator din siya ng power on, ano? Direct to the point, no? So, yun lang mga kabuting-ting, no? I-PM lang ako para dun sa mga gustong bumili, ano? Pag bumili ka nito, para ka na rin nakatulong sa mga kasamahan natin technician, no? Dahil ibibili pa natin yun ng ibang tools, hindi lang ESR meter, no? So, may nakanda na ako nito, mga 5 piraso, no? Para sa mga newbie, no? So, PM na lang po ako sa Facebook page ko, no? Kuya Ariel Empire. O kaya, kung sino man ng tropa ko na dyan sa Facebook, PM na lang ako, no? Sa mga gusto. Sige, yun lang mga kabuting-ting. Maraming salamat.